Ako po ay binayaran ng 3 milyong piso, 3 milyon pesos. O, dahil ako po ay pumayag na mag-model, sabi ko, i-address ninyo. Ako po ay binayaran ng 3 milyong piso, 3 milyon pesos. O, dahil ako po ay pumayag na mag-model, sabi ko, i-address ninyo. Ng Lindol, dyan sa Mindanao. O, ngayon po, nakaisip po kami ng pamamaraan. Eh, siyempre, kami sa Maynila, gipit din. Meron din kami pangangailangan na kailangan namin tugunan sa aming mga kababayan dito sa lungsod. Pero magkaganon pa man, nakaisip po tayo ng pamamaraan. Ito po yung pamamaraan. Sa ating mga kababayan sa Cotabato, gusto namin iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa nangyayari ngayon. Kami, nagkakaisa sa lungsod ng Maynila, at sa inyong, ang inyong lingkod do, nakaisip ng konting pamamaraan. As usual, nag-model ako. Talagang gahasa, Atty. Cristinorio, no? Sabi ko naman sa inyo, pagagahasa ako katawa ko para sa taong bayan. Bakit ba hindi? Una, good news. Good news sa mga taga-Cotabato. Ha? Kaya makaramdam naman kayo ng good news. Ha? Sa ganitong paraan, maramdaman ninyo na meron kayong kapatid na kapwa nyo Pilipino dito sa Kapitolyo ng Bansa. 10 ng aking mga kababayan na nagmamalasakit sa inyo. Ito po. Maraming salamat sa Pascual Laboratories. Ako po ay model na ng Cilium. Umuho ako. Bakit ako umuho? Ewan ko kung nanonood yung mga taga Pascual Laboratories. Ako na po model nito. Inuuhan ko na. Kahapon. Kasi kahapon pa ako alumpihit. Alumpihit ako na paano ako makatulong sa mga kababayan natin sa Mindanao. Hirap talaga sitwasyon nila doon. Kung ako mayor ng Kidapawan, ako mayor na o governor ng Cotabato, baka hindi na ako napagkakatulog. Kaliwat kanan ng reklamo, tawag at sa telepono ang kinakaharap ko. Napakahirap po ng katayuan ng mga leader ngayon ng probinsyang iyon at mga bayan. Ganon din ang katayuan ng mga tao kung sinong kakalinga sa kanila ngayon. Kasi yung mga biktima ay kapwa rin natin nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya ang hirap po talaga ng sakuna. Napakahirap ng sakuna. Good news. Ako po ay binayaran ng 3 milyong piso. 3 milyon pesos ng Pascual Laboratories. Dahil ako po ay pumayag na mag-model na si... Ha? Model lang peg eh. Ngayon, ano naman visa nun, Isko? Sabi ko sa Pascual Laboratories, i-address ninyo. 3 milyon ay babayad nyo sa akin doon sa province ko, Cotabato. Cilium. Thank you. Sa mga kababayan natin sa Cotabato. Dahil sa Pascual Laboratories, naka-raise tayo kahapon ng 3 milyong piso. Kahapon lang po yun. Nagkasarahan. Dahil talagang alumpit ako para sinisilihan ng Pilipino, hindi ko malaman kung paano ko kayo tutulungan dyan. Bilang Pilipino, ha? Hindi bilang mayor ng Maynila. Bilang Pilipino. Dahil tayo, bansa natin ito. Hiwahiwalay tayo ng pananaw sa Diyos, hiwahiwalay tayo ng pananaw sa gobyerno, pananaw sa buhay. Pero iisa lang ang layan natin. Ang dugong na nalalantay sa atin ay dugong Pilipino. Kahit saan tayo sa buong mundo. Pilipinas ang bayan natin. Cilium, thank you very much. Maraming maitutulong yung 3 milyon ninyo sa mga kababayan natin na kinakarap ngayon sa Cotabato. That's one. Hindi dyan nagtapos yan. There's more! tangali yun! Tumawag sa akin ang magandang si Miss Vicky Bello. Ang ganda ni Miss Vicky Bell. May asim pa. Napakaganda. Tumawag sa akin. Hinarap ko naman. Alas tres lang ako. Kasi ipinarapol ko sa trivia natin dito sa Capital Report. Yung binigay nila sa akin nakaraan. Ito yun. Taga. Bello Products. Sabi ko, hindi naman ako nagkamali. Sabi ko, huwag kayong mag-alala, bibigyan ulit ako ng Bello.
binigyan naman ako. Ha? O, eto. Binalikan sa akin na may kasama pang malambot na malambot. Na tuwalyang pang-spa. German hoso, no? Parang tululaway ka. Parang pinagnanasama mo si Gigi Belo, ha? Ayan, o, eto. O, hindi ho yan ang mahalaga. Eh, ako lang ho makikinabang dyan. Anong mahalaga? Nag-uusap kami ni Miss Vicky Belo. Ako daw ay gagawin niya po dito. Walang iya. Nag-aartista ako, halos walang kumukuha sa akin pag-model. Talaga yan. Saka kung kailan naman akong nababawas-bawasan na eh. But anyway, I'm happy. It's no big deal to me doing those things as long as the people will benefit from me. Umuo naman ako. Dahil ako daw ay magiging model. Ay, maganda yun, 10 months. Ah, maganda yun. Kung gusto nyong aspaltoy na mukha ninyo, para mabatak yan, yung 10 months ng Belo. Ako daw, sabi ko, no magkan. Straight to the point ako eh. Kasi at the back of my mind, may iniisip ako eh. Alumpihit ako eh. Hindi ko talaga matiis kasi ang hirap, nakita ko yung mga picture ng nangyari sa Kidapawan at iba pang bayan sa Cotabato. Mahirap yon bilang mayor. Maniwala kayo sa akin. Mahirap maging governor sa ganung sitwasyon. Kasi yung ikaw mismo, biktima rin. Pamilya mo, biktima rin. Kaya napakahirap na sitwasyon nila. Awa ng Diyos. Itong mabait na si Vicky Belo, o sabi niya, o yayad ba raw siya, 2 million. Ayun, 2 million. O, basahin niyo. Basahin naka-address. Provincial Government of Cotabato. Ayan, 2 million. Courtesy of, ayan ha, Vicky Belo. Ayan, Vicky Belo. Ayan, galing ng camera ni Julius ha. Ayan, Provincial Government of Cotabato. Ayan, di ba? Vicky Belo. Ayan, ha? Alam niyo ano nangyari dito? Ora mismo to, it's. No, sinabi ko, sige, bayaran ninyo ako, pero pakisuyo ko lang, i-address nyo sa probinsya. Walang kibot-kibot, talagang pirma kagad si Miss Vicky Belo. Kung ano ang ganda niya, ha? Ano ang kinis niya, o siya rin kinis ng kabutihan ng loob. O, tinira niya kagad. Yeah. No. O ngayon, meron na akong silyum. Oy, Davis, ano pa ako? Ano yung Davis, libre pintura lang. Saka boysen. Tumatawag ang misis ko. Bakit kaya? Alam niyo kaya, nagla-live ako. Oh, anyway. Oh, sige. Oh, teka lang. Hello? Tumawag ka? Okay, nakalain kami. Oh, sorry na daw. Okay. Anyway, oh, Silio, Pascual Laboratories, 3 million pesos for Cotabato. Vicky Belo, Termites, oh. Tikman niyo yung Termites, maganda rin, nakita ko, talaga yung mga artista. Ah, kaya palang gaganda ng mga artista. Oh, yan, Vicky Belo. Oh, sa ating mga kababayan sa Cotabato, huwag na kayo mag-alala. Kahit pa paano, may parandang namin sa inyo yung pagmamalasakit namin dito sa Luzon. Sa maliit namin kabarahan. Padadala namin ito ah, kay Chief Cesar Chavez, aking Chief of Staff. Ito, Governor Lala Mendoza, sana
kayo ng katatagan. Sana gabayan kayo ng pag-ibayin. Ito, pinakaharap ng sobra. Mahirap po yung kinararagyan ng program. Gusto lang namin may parandam sa inyo, Gov. Lala, as Vice Governor, Board Member, Mayor, Vice Mayor, meron ba yung kapwa ng taga-gobyerno na nakapaunawa ng katapos? At meron kayong mga taga-lungsod ng Maynila, mga kababayan ko dito sa lungsod ng Maynila na nakikinig sa inyo. Limang pera, panalangin pa lang na hindi namin sa inyo na makarecover kayo. Okay? Baka ito, Governor Lala, eh, pagdabutan nyo na po ito. Dahil, agahasa ko. Yan para po siya. Sana may maidugot yung maliit naming kaparaanan na makatulong sa iyo. Nawa ang sawa na Diyos makalaos kayo. Kamusta niyo lang po ko sa inyo mga kababayan ng gobernaman. Okay, o yan ha. Belo Medical Group at saka Pascual Laboratory CEO. Ito nakakapayat to. Ito yung tinitira ko eh. Gulay at rutas. Toys. Kaya yung pasla, wasak! Oh, ayan ha. Oh, Chief of Staff, oh, ayan, eh, tabi mo na to. Pagkagaling natin doon sa biyahe natin, padala mo kagad. I want you to fly to Kinapawan. Chief of Staff Cesar Chavez. Abangan mo yung sa Pascual. Kasi padadala na nila yung cheque. Ito na, psyllium fiber. Tuloy-tuloy ah. Huwag mo kayo mag-ugulat ah. Eh, baka mamaya mapuno ng mga billboard dyan sa ano. Hindi po epal yun ah. O yun, ginamit natin yung pag-aartista. Para naman sa kapakanan yun. Kaya baka mamaya sabihin nyo, epal naman ito. Wag-wag ha. O, produkto po yun. Pero pag trabaho ng gobyerno, o, wala kayong makikita mukha. Nagtrabaho ko yun. Kaya binabalaan ko yung mga congressman yan, mga yosyal ha. Tigil-tigilan nyo yung mga nilalagay yung pangalan sa eskwela. Hindi nyo eskwelahan yan ha. Pera ng taong bayan mo. Tigil-tigilan nyo ako. Mga dong-dong. Hindi nyo yan pera. Pag pera nyo, sige, kapit nyo pangalan nyo, immortalize yourself. But if you're doing public service, don't immortalize yourself. Bakit? Eh, pera ng taong bayan. Yung mga habit dito, yung mga old politicians dito sa Maynila. Traditional politicians. Love yourself.